mag-uumiral ang tanan. Halina, tayo'y magdiwang sa araw ng mga banal na ipinagsasayang tunay ng mga anghel sa kalangitan sa pagpuri sa may kapal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Pinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Lahat, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka, sa amin, sapagkat ikaw lang
kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mong aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Iniluluhog po namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin na paapawin mo't padaluyin sa amin ang kinasasabikang batis ng iyong awa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Ako'y si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan. 144,000 buhat sa 12,000 ng Israel. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, amen, sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan, magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matatanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nang galing? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakaaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon,
ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at iyaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya. Sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis. Tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian.
mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aking inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiup po muna tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. November 1 po ngayon at ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal, All Saints Day. Sino nga ba ang mga ito? Sa kalendaryo ng simbahan, may kanya-kanyang mga araw na ginugunita ang mga santo. Pero sa dami na siguro nila, maaaring kulangin ang mga araw sa isang taon kung ia-assign sila kada araw. Ang araw na ito ay nakalaan para sa kanilang lahat. Sa mga banal na hindi na halos natin alam ang pangalan. Sa mga namamagitan at nag-aadya para sa atin. Dalawang pangitain ang inilalarawan sa unang pagbasa na parehong nagbibigay sa atin ng idea kung ano ang daranasin ng mga tinubos. Pagpasok sa isang lugar naman na banal ang tinutukoy sa Salmong Tugunan. Bilang mga anak ng Diyos, sasaksi tayo sa higit pang mga pahayag na darating ayon sa ikalawang pagbasa. Tungkol naman po sa Beatitudes, ang Ebanghelyo. Ano po ba yung Beatitudes? Yung mga sinasabi na mapalad. Ang katuturan po o definition ng salitang ito ay ganap na kaligayahang hatid ng pagiging pinagpala ng Diyos. Ganap na kaligayahang hatid ng pagiging pinagpala ng Diyos. Ito ang ine-enjoy na ngayon ng mga naroon na sa fullness of life na ipinatitikim at ipinasusulyap sa atin sa banal na Eukaristiya. Paano nga ba masasabing lubos kang pinagpala? Gayong ang nakikita natin sa paligid ay pagmayaman ka, mabibili mo lahat ng gusto mo. Pag nagpapakasasa ka, edi laging masarap ang iyong buhay. Pag matapang ka, edi hindi ka maaapi. Pag sikat ka't makapangyarihan, edi maalwan ang buhay mo. Pag malupit ka, edi hawak mo silang lahat. Pag flawless ka, edi maganda ka. Pag bengatibo ka, edi walang may atraso sa iyo. At pag tuso ka, edi hindi ka maluloko. Kabaligtaran pong lahat nito ang sinasabi ng mahal na poong Jesus Nazareno, nakalugod-lugod sa Diyos.
nasa karukhaan po kasi ng Espiritu, naroroon ang kakayanang manalig at magtiwala. Nasa pagtangis ang kapasidad na makidama at mahabag. Nasa kahinahunan ang tunay na kalakasan. Nasa pagkauhaw sa katuwiran ang tunay na kapangyarihan. Nasa pagiging maawain ang tunay na kadakilaan. Nasa may malilinis na puso ang tunay na kagandahan. Nasa nagtataguyod ng kapayapaan ang tunay na pagiging mga anak ng Diyos. At nasa mga naninindigan sa katotohanan ang tunay na dangal at integridad. Panawagan din sa atin ang mga ito para magsikhay sa pamumuhay ng naaayon sa niloloob ng Diyos. Gaya ng lahat ng mga banal na nagsumikap sa buhay ito araw-araw. Naniniwala tayo na tinutulungan po tayo nila hanggang ngayon sa pareho ring pagsusumikap. Paano po ba natin mauunawaan kahit papaano ang pinaniniwalaan nating ito? Maaari po tayong humugot sa Ebanghelyo mismo, ano ho? Ayon po kay San Mateo sa chapter 27, 51-52, nang sandaling iyon nahati mula sa itaas hanggang sa ibaba ang kurtina ng templo. Lumindol sa buong lupain at nagkabitak-bitak ang mga bato. Nabuksan ang maraming libingan at maraming banal ang muling nabuhay. Kay San Lucas po naman sa chapter 24 verse 5, wala ang mahal na poong Jesus Nazareno sa pinaglibingan sa kanya. Bakit nga naman hahanapin nina Mary of Magdala ang buhay sa sementeryo? Buhay siya at nasa Galilea. Yun pong Galilea ay mahalagang imahe para sa atin, minamahal kong mga kapatid. Hindi po kasi isa lamang lugar ito sa mapa. Lugar din po ito natin sa Espiritu. Lugar natin sa Espiritu. Kung inyo pong maalala, dito nakilala ng mga alagad si Jesus sa Galilea. Dito sila nagpasyang sumunod sa kanya. Dito siya gumawa ng maraming kamanghamanghang mga bagay. Dito siya nag-anyayang lumakad sa tubig. Dito naman binubusog ang ating kaluluwa. Nabubuhay man tayo o yumauna. Dito rin po tayong lahat inaanyayahang manahan. Sa Galilea, metaphor sa puso ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Sa kanyang Espiritu, sa banal na Eukaristiya, sa kanyang presensya. Nariyan din po ang ating mga mahal sa buhay na nauna na sa atin, sa kaisahan ng mga santo. At habang tayo po ay naririto pa, ipaghanda natin sila ng lugar o dambana sa sarili nating mga puso, sa ating mga alaala at gunita, kung saan kinakailangan nating panatilihin silang buhay higit kailanman, higit kaninuman, higit saanman. Magsitayo po ang lahat.
Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may ikatlong araw na buhay ng muli. Umakyat sa langit. Nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, bilang bayan ng Diyos dito sa lupa, pag-isahin natin ang ating mga panalangin at ang mga panalangin ng lahat ng mga banal sa langit para sa mga pangangailangan nating lahat sa lahat ng dako. Sa bawat pagdalangin ng atin pong itutugon, sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan naway ihatid sa kaharian ng langit ang lahat ng kanyang mga anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga taong may mabubuting kalooban, naway makatanggap ng tunay na buhay at kapayapaang di nagmamaliw sa pamamagitan ng mapantubosgo ni Kristo, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Tayo naway pagkalooban ng Eukaristiya ng lakas upang makapamuhay ng matuwid dahil sa pag-asang makakapiling natin ang mga banal sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa pagiging matuwid, naway matatag na magpatuloy sa daan ng kabanalan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasama ang mga banal sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ama ng kabanalan at biyaya, iniaalay po namin ang aming mga kahilingan kasama ng mga panalangin ng mahal na Birheng Maria at ng lahat ng mga banal. Taglay ang pagtitiwala sa iyong habag na nahayag sa kanilang mga dakilang buhay. Inihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming mga alay sa paghahain namin bilang pagpaparangal sa lahat ng mga banal. At ipagkaloob mong madama naming ang pagmamalasakit sa aming kapakanan ng mga kapiling mo sa langit sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon iniloob mong maging tampok ang mga mamamayan sa banal na lungsod. Sa lungsod naming Inang Jerusalem, nagtitipon ang mga kapanalig namin. Sa iyo'y masaya kaming dumudulog sapagkat kami nananalig ng lubos. Kaming sambayanan mo ngayon natutuwa sa iyong pagkadakila sa aming mga kapwa. Sila'y naghahandog ng dalangit halimbawa upang sa pagdulog namin hindi kami manghina. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo ng lahat ng mga obispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang mga ipinagdarasal namin ngayon. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw, ang mga biktima ng giyera at karahasan. Kaawaan mo silang lahat at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng sambayanan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sa langit ka sambahin, ang ngalan mo mapasa amin, ang kaharian mo sundin, ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahin sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala,
pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't maghangad sa isa't isa ng kapayapaan araw-araw. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ang korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. O sakramentong banal.
at lahat ng bansa. O sakramento banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Announcement: available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula 8 a.m. up to 5 p.m. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service. Sa darating na November 2, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi, makiisa po tayo. Available na po ang ating mga souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha sa malapit sa mga pintuang ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan bilang tanging banal sa gitna ng tanang mga banal, hinihiling po namin ang iyong kagandahang loob na aming pinakikinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos upang mula sa hapag na ito ng mga naglalakbay patungo sa iyo, kami makabagtas sa salo-salo sa langit na bayan naming totoo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipagdasal po natin ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang Diyos na nagkaloob ng kadakila at kaligayahan sa lahat ng mga banal na ngayon ay pinararangalan, ay siya nawang magpala sa inyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga panalangin ng mga banal ay magbunga nawa ng inyong paglaya
mula sa kasalukuyang kasamaan. Ang halimbawa ng kanilang pamumuhay ay lagi nawang makaakit sa inyo upang ang Diyos at ang kapwa-tao ay paglingkuran ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong ikinagagalak, kaisa ng buong simbahan ang pagsapit sa langit ng mga banal para kamtin ang walang maliw na kapayapaan, makarating nawa kayo sa tahanan ng Diyos Ama upang makaisa ng mga banal sa kaligayahang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong mga mahal sa buhay at ang inyong mga komunidad ng makapangyarihat mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.